Good day guys, Pinoy Screencast is back screencasting and tutorial ko ngayon is about smart object. So ano ba ang benefit ng smart object or ano ba ang feature o kagandahan ng paggamit ng smart object sa Photoshop? So si smart object is a feature sa Photoshop na kinoconvert ng image into a non-destructive image or hindi siya yung nararasterize na image. Okay? So meron kang image dito, naka-background siya. Gusto ko siya i-convert to smart object. So, parang gagawin natin. So, kailangan, convert yung muna sa layer. Then, right-click, convert to smart object. Or, selected yung layer nyo, go to layer, smart object, convert to smart object. Okay. So, converted siya sa smart object, malaman nyo kapag yung thumbnail nyo is may icon sa corner. Okay. So, smart object siya kasi, hindi na siya napipixelated. Okay? So, pansin nyo, niresize ko siya, nilitan ko siya, and then nilakihan ko siya ulit. Diba? Pansin nyo, retain pa rin yung original niya. But, try natin ito. Control J, yung isang version is na-rasterize. So, right click ko lang yung layer, rasterize layer. So, try natin iliitan. Lilitan ko, ah. And then, nilakihan ko ulit. Pansin nyo? Anong kaibahan niya? So, kapag default na layer, kapag niresize nyo siya, then nilakihan nyo siya, hindi mo ibabalik yung original state niya. Okay? So, yun ang kagandahan ng smart object. So, nagagamit siya in terms of what if may pinagawa sa inyo? May pina-edit sa inyo and na-edit nyo na siya na sobra. Lahat siya naka-layer lang. Hindi kayo gumagamit ng smart object. May tendency minsan, yung nagpagawa sa inyo, hindi nga nagustuhan yung ginawa nyo. Gusto niya ipa-revise or may revision siya na gustong ipagawa. May pinadagdag siya, may pinabago siya, or something-something. So, ano mangyayari? Siyempre, yung original state mo ng impulse, this one, hindi mo na backup. Ano nangyari nun? Nakalimutan mo. So, tendency nun, wala ka na. So, babalik ka ulit sa umpisa. Mag-edit ka ulit from scratch kasi wala na original na image mo na unaltered or hindi na manipulate. Diba? So, syempre, kapag ginamit mo yung smart object, at least, may backup ka. Paano mo sa may backup ka? Kasi, pwede mo i-double-click yung loob nyan, yung icon mismo, smart object thumbnail, double-click nyo lang, and automatic, nandun kayo sa loob. So, ito yung original state na image. So, kapag nag-edit kayo dito, pwede yung gawin. Adjustments, levels, or saturation, lagyan ko. Sinaturate ko siya. Hindi ba yung kulay? Then, back ako. Nag-close ako. Save. Pansin nyo, na-edit siya dito. Then, yun nga, nangyari, ayoko yan, masyadong green. Yun ang nangyari sa ginawa nyo. So, double click nyo ulit, tanggalin mo lang yun. And balik na siya sa original. Diba? So, isang way yun. So, sa smart object, kagandahan pa, even though naka-smart object ka na sa loob, what if ang gusto mo, yung original state mo na image, ayaw mo talagang galawin. Yan yung pinaka-original mo. Pwede yun. Close mo lang yan, then convert mo ulit ito sa smart object. So, right click ka ulit, convert to smart object. So, yung smart object mo, sa loob nun, nandun yung pinaka-original. So, sa labas niya, pwede ka dito mag-edit ng additional effects. Yan. May effect ka dito. Binago mo. Ayan. So, at least, kung dito, binabago, pwede mong baguhin yan, tanggalin mo. Then, sa loob, pwede ka na maglagay. Double-click mo, dyan sa loob niyan, gusto mong lagyan ng effect na ganito. Nilagyan. Adjustments. Saturate. Binak mo. Close mo. Kasi mo. Diba? Nagbago ulit. Kasi, doble na. May adjustment ka dito. May adjustment ka pa sa loob. So, at least, pwede mo siyang balik-balikan. Kapag hanggat hindi ka satisfied din sa ginagawa mo, pwede mo balikan yung image mo at i-alter. Okay? So, kunwari, sa labas dito, gusto ko, picture frame ang itsura niya na puti. Yung usually mga Polaroid style, di ba? Ginagawa nila. So, dito,
adjust ko siya. Ganyan. Then, add ako ng stroke. So, click ko lang tong stroke. Gawin ko siyang position, inside. Lakihan ko lang. Then, lagyan ko siya ng, gawin ko siyang puti. Then, lagyan ko siya ng shadow. Siyempre, para may effect siya. Shadow. Then, dadagdag ko yung size. Then, buwasan ko na kotin yung opacity. Okay. So, lalagay ko sa background na puti. Oops. Yan. Ilalim natin to. Okay. So, yan. So, what if nangyari? Ayoko yung penguin. Gusto ko iba yung image. Diba? Yun yung sinabi ng ano yun, nagpagawa sa inyo. Double click nyo lang ngayon yan. And then, pwede yung baguhin to. Yung image, pwede yung dagdagan yan. So, meron ako ditong another image. So, ito pang kaganda sa CS5 na version. Not like yung sa previous version kasi, kapag nag-drag ka dito ng object, pag nilagay mo, hindi nila kinoconvert sa smart object. Nag-open yon sa new document. Pero sa CS5, kapag drinag nyo mismo sa may image nyo mismo, converted niya into smart object. And kung gusto nyo mag-create ng new layer, kailangan nyo i-drag doon sa file. Pansin nyo yung cursor ko, nagbago, nagkaroon ng plus sign. Bitawan ko lang. Eh, mag-open siya into a new document. So, ganoon ang difference niya. Okay? Balik tayo sa Photoshop. Sa smart object na image natin. Then, close ko. I-save ko. Open ko yun. Yung penguins. Diba? Ito na yung image ko. Kasi sa loob nun, dinagdagan ko yung image niya. Diba? So, what if gusto niya dalawa? Dalawa silang nandun. I-resize lang natin to. Save. Close ulit. Save niya lang. And there. Diba? Pansin nyo, editable siya. Pwede mong balik-balikan yung image niyo. Pwede mong i-masking. Ikaw, bahala. Anong mga pwede mong photo manipulation dyan. Okay? So, yun yung benefit ng smart object when using it. So, isa pang technique sa pag-create ng smart object is yung masking. Click ka dyan ng mask. Nag-eraser ka. Binura mo to. Diba? Na-edit mo na yan. Nalagyan mo siya ng masking. Parang kunwari pinunit. Nagyan effect na ganyan. Diba? So, ayaw niya ng effect na ganyan. So, sa loob, pwede mong baguhin. Adjust mo lang. Close. At least yung original image mo, hindi nagagalaw. Ina-adjust mo lang para lang makuha yung pinaka gusto nila. Diba? So, kung ayaw nila ito, kunyari, pwede mo ulit i-convert yan sa smart object. So, you can convert up to unlimited smart objects. Sa kaloob-looban, kunyari sa loob nito, meron pang laman yung smart object. Sa loob nito, meron pang smart object. Okay? So, si smart object din, hindi lang applicable sa image. Applicable din siya sa text. So, press ko yung T sa keyboard para magkaroon ng type tool. So, click ko. Then, type ko Pinoy. Change ko sa black. Pinoy screencast. Okay. So, tanggalin ko muna itong isang image natin. Pakita ko sa inyo yung isang technique sa text. So, usually sa text, minsan, may gumagawa tayo ng text na merong effects. May gradient, meron siyang stroke, meron siyang shadows, and other effects. So, what if gusto ko lagyan to ng effect? Then, suddenly, nangyari, nalagyan ko na siya ng effect, pero yung pangalan pala na nakasulat doon, mali. Hindi pala yun yung text na kailangan ilagay doon. So, nangyari, hindi ako naka-smart object na convert ko na to and kung ano pa mga effect. So, nangyari, umulit kasi iba pala yung text na gagamitin. So, in here, pwede mong i-apply si smart object by converting it to smart object by right-clicking, convert to smart object. Ngayon, pwede mo na itong i-manipulate. Double-click, lagyan mo ng shadow, lagyan mo ng gradient,
So, try natin. Okay. Yan. Shadow. Pasa lang natin ng konti. Lagyan natin ng bevel. Buwasan natin. Okay. So, yan. Medyo glossy siya. So, yan. Yung example. So, nagkamali. Hindi pala Pinoy screencast yung ilalagay. Dapat pala, ano, Pinoy lang. So, nangyari, kailangan, burahin mo. Ngayon. So, double click mo lang yun. Pinoy screencast. Pinoy lang kailangan. Delete mo to. Enter. Save. Close mo. And boom. Diba? Pinoy lang yun. As is pa rin yung design mo or as is pa rin yung effect, pero nabago mo yun, text. So, pwede mong balik-balikan yun. Yung ganong state na original mo. So, that's a way of maximizing the use of smart object. So, hope you learn, and on your next projects, hopefully, magamit nyo yung smart object para malesen yung pag-undo nyo or yung pag-uulit nung mga ginagawa nyo ng dahil lang sa nagkamali or hindi na backup yung image or hindi nagustuhan and kailangan palitan. So, yung mga ganung scenario. So, very applicable sa smart object, and me, I always use this kasi in a real world project, hindi pwedeng walang revisions. So, yun yung isipin nyo lagi. Kailangan itandaan nyo na pwedeng mangyari na ipapabago yung ginagawa nyo. So, huwag kayong mag-expect na perfect lagi yung ginagawa nyo. So, laging expect na pwedeng mabago yan, pwedeng hindi nila magustuhan, at may papabago silang mga kung ano-ano dyan. So, yan. Use smart object. It will definitely lessen your problem in terms of revisions. Okay? So, that's all for now. See you again on my next screencast.